Kung batang kriminal ang pag-uusapan, ay di mawawala sa listahan si Mary Bell. Siya ay nagsimulang pumatay sa edad na 10. Ang unang biktima ay isang 4 na taong gulang na bata at sinundan pa ng pagpatay sa 3 taong gulang na bata kung saan inukita niya ng letter M ang tiyan ng biktima at tinanggal pa ang parte ng maselang bahagi nito. Ano ang nag-udyok kay Mary upang pumatay ng kapwa bata? Bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito upang maging updated sa mga videos. Si Mary Bell ay ipinanganak noong May 1957 sa bansang England. Ang lugar kung saan siya ay nakatira ay pinaninirahan ng mga dukha kung saan pakalat-kalat ang mga bata at di masyadong nababantayan. Si Mary ay isang magandang batang babae na may asul na mga mata. Ayon sa kaniyang mga guro, si Mary ay mahusay sa klase ngunit kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng emosyon. May kaibigan si Mary na nagngangalang Norma Bell. Kaabilido niya ito ngunit di sila magkamag-anak. Si Norma ay naging kasabwat ni Mary sa mga krimen ng kanyang nagawa. Di tiyak kung si Norma ay napilitan lamang. Noong 10 taong gulang si Mary ay nagawa niya ang unang pagpatay. Si Martin Brown na 4 na taong gulang na bata ay natagpo ang patay at may bakas ng dugo at laway sa kaniyang mukha. Siya ay namatay sa pamamagitan ng pagsakal. Ayon sa ina ni Martin, si Mary at Norma ay nagawa pang dumalaw sa burol upang hanapin si Martin. Malungkot niyang ibinalita sa 2 mga bata na ang kanilang kalaro ay pumanaw na. Tila excited at nakangiting sumagot ang 2 na alam nilang patay na si Martin. Sa inis ng ina ay pinagsaraduhan niya ng pinto ang 2 bata. Sa eskwela ay nag-iwan ng sulat si Mary at Norma na nagsasabing sila ang pumatay kay Martin Brown. Nakarating ang balita sa mga pulis subalit di nila ito pinansin at inisip na parte lamang ito ng kapilyuhan ng mga bata. Si Mary ay isa ring bully at laging naire-report na nananakit ng mga kalaro. Isa sa kanyang mga naging biktima ay nakaligtas. Ayon sa biktima, isang araw na kalaro niya si Mary ay sinakal siya nito at pinuno ang kanyang bibig ng lupa hanggang sa hindi na siya makahinga. Mabuti na lang ay nagawa niyang makapiglas at makatakas. Muli ay ipinasawalang bahala ito ng mga kinauukulan. Ngunit, ano nga ba ang tumatakbo sa isip ni Mary? Bakit niya ito ginagawa? Ang kanyang ina ay kilalang prostitute sa kanilang lugar. Hindi niya inaalagaan ng maayos si Mary. Sa katunayan, pinagtatabuyan niya ang bata at kadalasan ay pinapaalaga niya ito sa mga kakilala sa paligid. Nagawa rin niyang tangkain na patayin ang kanyang anak. Kapag nagsasagawa ang kanyang ina ng mga bayolente at malalaswang gawain na may kinalaman sa kanyang trabaho, si Mary ay nandun at nasasaksihan ito. Kinalaunan, ang kaawa-awang bata ay isinabak rin ng kanyang ina sa pagiging prostitute. Paglipas ng 2 buwan ay ang kaarawan ni Mary bilang 11 taong gulang. Sa tulong ni Norma, isinagawa nila ang 2 pagpatay. Si Brian Howe ay 3 taong gulang na bata. Tulad ni Martin, si Brian ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Di pa nasyahan si Mary sa nangyari. Bago ito matagpuan ng mga pulis, ay binilikan ni Mary ang bangkay ni Brian. Inukita nito ng letter N at naging M sa pamamagitan ng gunting.
Ginupit din niya ang maselang bahagi ng katawan at ang buhok ng kaawa-awang bata. Habang pinaghahanap ng mga pulis ang sospek, ay kahinahinala ang kilos nila Mary at Norma. Sila ay humalakhak ng tanungin tungkol sa pagpatay. Nasilayan din nila si Mary na humahalakhak habang inililibing sa lupa ang bangkay ni Brian. Kinalaunan ay sumuko si Norma sa mga kinauukulan at inamin ang kanilang nagawang krimen. Si Norma ay napawalang sala at si Mary ay nakulong lamang ng 12 taon dahil sa kaniyang murang edad at kondisyon sa kaniyang pag-iisip. Siya ay nakalaya sa edad na 23 taon. Dahil siya ay minor de edad ng makulong, iniba ang kaniyang pangalan nang siya ay nakalaya. Nagkaroon siya ng isang anak at di na muling gumawa ng masama. Sana ay niibigan niyo ang aking kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat muli sa panonood.